Kagabi, nalipa si Cassandra Leong, isa sa mga iniuugnay sa POGO, sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong, pasilidad kung saan karaniwang ikinukulong ang mga babaeng nasentensyahan sa kasong kriminal. Si Ong ipinakulong hindi dahil sentensyado ng korte. Cited in contempt. You are cited in contempt. Hindi dahil sa contempt citation ng Kamara, matapos hindi umuno sagutin ng ilang tanong ng mga kongresista tungkol sa kanyang sinasabing kaugnayan sa POGO. They cannot impose upon the facilities belonging to the executive branch, and CIW is under the Bucor, which is in turn under the DOJ, an executive facility. So anong basis mong ilagay doon? We can determine as to where the person will be detained and as to how many days detention facility. Pwedeng sa house, pwedeng sa city jail, pwede rin sa other correction facilities. Attorney Harry Roque in contempt is now approved. Ang isa rin ipinapa-aresto ng Kongreso dahil sa contempt, si dating presidential spokesperson Harry Roque, na ilang ulit na hindi sumipot sa pagdinig ng House Squad Committee sa investigasyon nito tungkol sa POGO. Sa pagdulog ng kanyang kapo sa Korte Suprema para pigilan ang arrest order, tinawag nitong grave abuse of discretion ang ginagawa ng House Squad Committee at kinakamkam daw nito ang kapangyarihan na para lamang sa ekotibo at hudikatura. Hanggang saan nga ba ang kapangyarihan ng Kongreso, ibig sabihin ng Senado at ng Kamara, sa kanilang mga pagdinig in aid of legislation o sa kanilang paggawa ng mga panukalang batas? Maaari nga ba sila maglabas ng mga arrest warrant at magpakulong sa kahit mga ordinaryong kulungan? Ayon sa dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines o IBP na si Atty. Domingo Cayosa, nasa konstitusyon ang kapangyarihan ng Kongreso na magsagawa ng inquiries in aid of legislation. Wala sa titik ng konstitusyon ang kapangyarihan magpa-contempt at maglabas ng mga arrest warrant, pero the contempt power is inherent in that power to hear. Because, and that also includes the power to subpoena. Okay. And also the power to order an arrest if you don't obey the subpoena. Kasi nga naman, kahit may power ka, an authority to hear or investigate, kung wala ka naman poder na patawagan sila or kahit useless din, di ba? May sariling rules ang Senado at Kamara kung paano gagamitin ang mga kapangyarihang ito. They said that. Okay, okay. Not to this, not the Supreme Court. The same way that Congress cannot pass a law saying ito dapat ang procedure sa judiciary. Sa rules ng Kamara, dapat aprobado ng 2/3 ng mga miyembro ng komite ang contempt order at i-detain ng hindi lalampas ng 10 araw sa isang lugar na itinalaga ng chairperson ng komite. Nasa rules nga na pwede magtalaga ang Kongreso ng pagkukulungan tulad sa koreksyonal. Puno na kami rito. Pangalawa, we feel that she's probably going to cooperate, no? if she will be isolated. May ibang rules ang Senado sa pagkukontempt pero pwede rin magpalagay sa kulungan. But so far, we have not yet done that. We have a detention facility that can accommodate, I believe, 8 people. And expandable to another 8 again, should the need arise. Yeah, they can. For example, puno na yung kanilang detention center yan sa Kongreso o sa Senado. They can. O kaya, they feel mas safe siya doon. Kasi detention prisoner nila yan, the legislative branch, can coordinate with the executive. If the executive accommodates the request, there's nothing wrong with that. Okay. It's not the prisoner who will choose. You should put me here. Pero hanggang kailan pwedeng ipukulong isang resource person? Inilog yan noong 2018 sa Korte Suprema ng isang fratman na pinakontent ng Senado matapos tumanging sagutin kung presidente siya ng frat. Sabi ng Korte Suprema, epektibo lamang ang mga contempt order hanggat hindi pa tapos ang pagdinig. Ituturing yang tapos kung may committee report o kung tapos na ang termino ng Kamara o Senado. The contempt power is just a mechanism not to punish, because hindi ka naman akusado, hindi ka naman convicted. But to enforce or encourage cooperation. Kung wala ka namang tinatago at willing ka namang magsabi ng totoo, wala kang masyadong problem. Hindi ka makukon in those exceptional circumstances na grave abuse of discretion na, o kaya nayuyurakan na ng malinaw ang iyong karapatan sa ating konstitusyon, eh,
nandiyan naman ang Supreme Court. Pagtatanggol ng parehong Senado at Kamara, hindi nila inaabuso ang contempt powers nila. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong.